Ah, kumuya. Andito ang bahay palagi para sa iyo. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Quergen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like natin sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog is syempre Kalingap Rab. At pakasuportahan din po ang imasap sa buong team Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga bayan na nangailangan at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. At huwag rin po natin kalimutan suportahan ang love team na Rochelle sa pangunguna po ni Roel of Malalag and Rachel Morales. Maraming po salamat mga Kalingap. So ayun nga guys, ano, so halos isang taon na nga po o mag-iisang taon na nga po simula po nang na-discover or na-scout po ni Vincent Calyada ang pamilya nila Rachel at ito po ay nakilala ni Kalingap Rab at tutulungan po ng buong team Kalingap. At ngayon nga po guys, ano, galing po sila sa mahaba-habang bakasyon po kasama si Roel of Malalag sa probinsya po ng Mindanao para po mabisita nga po yung pamilya ni Roel at yung mga kamag-anak po na kanilang nanay. Pagsubaybay nga natin guys sa kanilang bakasyon, kitang-kita naman po natin kung gaano nag-enjoy po ang kanilang buong pamilya kasama po ang mga kapatid at magulang po ni Rachel Morales. At ngayon nga po guys, binisita po sila ni Kalingap Vincent Calyada para kumustahin at nakita po ni Kalingap Vincent Calyada ang mga pagbabago po dito kay Rachel po at kabilang rin po dito guys yung naging pag-iyak po ni Tatay Raisan habang ina-interview po ni Kalingap Vincent Calyada at kinocomfort po ni Rachel. So para malaman po natin ang buong story at kaganapan bakit po nagkaroon ng iyakan, tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, kumusta na ang Rachel? Parang marami pa kalalo. Ano mangyari sa iyo? What's happened to you? Kain. Kain po ng kain doon. Kain ng kain doon? Dami pong pagkain tsaka dami pong binibigyan. Oh, kamusta yung bakasyon ninyo? Masaya. Masaya naman. Tsaka nakarating kami doon sa bundok. Sa bundok? Yung grabe po yung daan, di kinaya. Di kinaya? Si Kuya Kim, nagka-eraksidente po. Bakit ano nangyari? Tapos si Rowell na ano, na overhang yung motor. Pero oh, kamusta yun sa lugar nila mama mo? Okay lang po, masaya. Masaya? Nakausap mo naman sila? Opo. Wala daw, anong balita? Ayun, dati lang. Dati lang daw. Pininto mo yung mga nangyari kay mama mo. Siyempre, tatanungin kayo nun. Hindi naman po tinanong. Hindi naman tinanong. Tapos nakita po namin yung kamukha ni mama, yung kapatid. Tapos naiyak si Hazel, naiyak din ako. Nakita yung si kamukha ni mama mo? Opo. Grabe. Yung tita po namin, matangos lang ilong, tapos medyo morena. Tapos si mama naman po, kaputi. Tapos ando lang po yung ilong. Pero pares po sila ng mata tsaka bibig. Tapos the way po siya makipag-usap, parang si mama. Tapos kung mag-smile siya din. Tapos kung magalang-galang ng kamay, parang si mama din po. Kaya naiyak po yun si Isa. Tapos naiyak na din po ako. Kasi naalala ko po si mama. Ganun na ganun talaga. Guys, ano, kitang-kita naman natin guys kung gaano nag-enjoy guys sila Rachel at kanyang buong pamilya guys sa kanilang bakasyon sa Mindanao. Kung saan nga guys talaga makikita po natin na halusan dumagdag po ang timbang ano po nila Rachel kasi makikita po natin guys sa mga lakad po nila, sa mga updates po nila Roel of Malalag at ng kanilang mga kamag-anak at ilang mga vloggers po na kasama po natin doon na talagang nawalang katapusan po talaga yung kainan talaga doon at talagang enjoy na enjoy po ang buong pamilya. Kaya makikita po kasi Kalingap Vincent Calyada po inapansin po yung pagdagdag po ng timbang o pagtaba po ni Rachel Morales kung para po nung kanilang pag-alis dito po sa Dait nung nakaraang mga linggo. At ayun nga po guys, nakita rin po nila Rachel yung daw pong kapatid po at kamukha po ng kanilang nanay doon sa pagbisita po nila sa mga kamag-anakan po nila doon sa Mindanao. Eh talagang kahit naman po siguro sino ay maintindihan po yung sitwasyon nila Rachel na once nakita po yung kahawig po ng kanilang nasirang nanay ay talagang maiiyak po sila at malulungkot. At nakita po nila yung sitwasyon po doon ng kanilang mga kamag-anak. So grabe, very memorable talaga itong moment na ito, yung bakasyon po ng pamilya ni Rachel sa Mindanao. Anong mga experience sa biyahe, mga ganyan? Ano, masaya po. Masaya? At nakaka-relax din. Nakaka-relax. Pag uwi sa bahay, era naman, stress na naman sa mga kalat. Marami na iwan, ano? Parang ang dami yung package sa dala. Balik mo naman. Ano po yan, nung ano, bago kami napunta ng Davao? Ay, nandito na talaga siya. Na-unbox ba na po yan? Grabe, pinaba mo talaga. Nagbaliktad yung ano, sitwasyon natin. Ha? Pero huwag ka mo pa siya alam magpataba. Tama kasi na yung ganyan. Po, okay lang naman ganyan katawa. Ang sarap po ng mga pagkain doon. Ang sarap. Ano yun mga yun na experience yung mga sarap ng pagkain? Mga prutas, ang dami ng prutas. Oh, si Davao. Kain na ako ng durian. Durian. Ano mga dala nyo dito pag ano, uwi nyo galing Davao? Yung mga pagkain lang po na ano, candy. Mga candy.
Hindi ko nagdalang prutas. Dried mango. Di, bawal daw yun. Ay, bawal. Tapos, ano, giraplano ba kayo? Marang ba yun? Marang. Marang, o. Oh. Nakain at nakakain po kami. Tapos, manggustin ba yun? Oo. Oh. Ang sarap ng manggustin. May nag... Kasi, ano po, pag may napunta doon na supporters, yung mga fan po namin, may dala po sila laging pagkain. Wow. Opo. Tapos, may nagpad, may nagdala nga din po doon na ano na native na manok. Na native. Ang dami. Daming dala. Bago po kami nag-alis ng gabi. Grabe. Nagdala kang native na manok noon. Diba tayo yung dabo na manok ano? Biglaan nga din po ang pag-alis doon. Kaya yung mga gamit po basta lang po namin sinuruksok. Kung iya. Andito mo. Andito mo ba kayo palagi pansin? Naiyak si papa mo kasi ang dami nagmamahal sa inyo. Ano ba yung masasabi mo sa Team Rochelle na panis nyo? Yun po, talagang pasalamat po ako. Kasi po, ano, isa din po sila sa nagbibigay din kay papa ng panggamot. Nagbigay po sa akin na nag-abot po ng 3,000 panggamot ka po na papapambili ng gamot. Pinagot po kay Rowell tapos binigay po sa akin. And salamat din kay Rowell kasi ano, napaka-responsable din niya, tsaka iniisip niya din si Papa. Yun po, salamat po sa inyong lahat, sa mga supporters po namin dyan, sa walang sawang pag-suporta po sa amin kahit medyo magulo din yung ano, sitwasyon. Nandiyan pa rin po kayo para supportahan po kami. Sana po hindi po kayo magsawang sa suporta, hindi lang po sa Team Rochelle, maging sa iba pa pong ano, programa po nila Kuya Bal, nila Ate Edna, nila Kuya Rab. Ayun po, salamat po sa inyong lahat. At ayun po. Salamat po. Ayun nga guys, ano, so makikita po natin na talagang umuulan po talaga ng tulong at mga blessings po, mga packages po, ang lahat po na tinutulungan ng Team Kalingap, ano, at ayan po, kitang-kita po natin na kahit po nung pag-alis po nila Rachel dun sa bahay po nila, bago po sila pumunta ng Mindanao, ay marami na pong package ang dumating at padala, ang dumating na tulong po para kanilang buong pamilya. At ayun nga guys, so, talagang enjoy na enjoy po kanilang buong pamilya, kitang-kita naman po natin sa mga statement at kwento po ni Rachel, na enjoy po sila sa pagkain, sa dami po ng mga kanilang nasubukang pagkain, na never been tried po dati, ano, na talaga hindi po sila makapaniwala na ma-experience po nila, talaga nakaka-relax daw po yung kanilang naging bakasyon. At ayun nga po guys, ano, sa kabila po ng mga nangyaring ito, ay medyo naging emotional po si Tatay Raisan dahil po sa mga tulong po na pinapahatid at pinapadala po ng kanilang mga supporters, ano, na mga sumusuporta kay Rachel and Rowell of Malalag at sa Team Kalingap, ano, at pagtulong rin po dahil po alam naman po natin guys na meron pong karamdaman ito si Tatay Raisan na kailangan po ng maintenance at ng ilang mga kailangan mga gamot po. At ayun po, ano, talagang na naluluwa-luwa po si Tatay Raisan at kinomfort nga po ni Rachel Morales dahil po sa mga tulong na patuloy pong dumarating sa kanilang buong pamilya. So ayun po, ano, marami po salamat sa lahat po ng mga Kalingap supporters sa patuloy po sumusuporta sa projects at admitiin po ng Team Kalingap sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. So marami po salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.